Having money does not automatically make you rich. Hindi lahat ng may salapi ay mayaman na. Meron po akong kakilala, napakayaman. Sobrang dami po ng kanyang lupain. Pinagmamalaki po niya yung kanyang mga titulo. Ito po ay naka-folder. Pero alam niyo po, kahit na napakalawak ng kanyang mga lupain, itong taong ito naka-wheelchair. Opo, mayaman siya. Opo, mapera siya. Opo, marami siyang ari-arian. Pero hindi lang naman yon ang batayan ng pagiging mayaman. Amen? Because being rich is having more than just money. Tandaan niyo po yon. Ano po ang ibig sabihin ng pagiging mayaman? What does being rich really mean? Hindi lang po yung merong kang pera. Pero unang-una dyan, yung buhay ka, yung malusog, yung wala kang sakit, that in itself is your wealth, your riches. Kahit na pagkarami-rami ng iyong pera, kung may sakit ka naman, kung may kapansanan ka, kung palagi kang umiinom ng gamot, kung hindi mo rin ma-enjoy ang buhay na ito, di ba? Parang mahirap ka din. Ang talino mo, kung madiskarte ka, mayaman ka. Kung meron kang malalim na pananampalataya, pananalig, at nagtitiwala ka sa Diyos. Kaya nga, sa gitna ng iyong mga pagsubok at problema, kaya mo pa rin lumaban, kaya mo pa rin magpatuloy. Yung iyong pananampalataya, yung iyong lakas ng loob, isa din yang kayamanan. Amen? Huwag din nating kalimutan. Pag pinipili nating maging masaya, araw-araw, kahit na meron tayong mga lungkot, kahit na meron tayong mga takot, kahit na meron tayong pag-aalala, mayaman ka. Pag kaya mong ngumiti, pag kaya mong mag-enjoy, pag puno ang puso mo ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos, isa din yung klase ng kayamanan at kahuli-hulihan. Kayamanan din pag meron tayong mga tao na kasama natin na nagmamalasakit, nagmamahal sa atin. Napakaganda nung kasabihan. Sabi po, a miracle sometimes in life is having people who are good and kind-hearted. Yan po ang milagro ng buhay. Huwag niyong kakalimutan yan. Pag merong nagmamahal sa'yo, gumagabay sa'yo, tumutulong sa'yo, nagmamalasakit sa'yo, merong kang milagro sa iyong buhay. Pinagpala ka. Ano naman po ang bangungot ng buhay? Ito po, yung pag mag-isa ka. Yung pag merong taong ayaw sa'yo, yung iniiwasan ka, yung kinamumuhian ka, kahit na pagkarami-rami mong pera, hindi po kasiguraduhan yan na magiging masaya ka. Kahit na pagkadami-dami ng iyong arian, hindi yan kasiguraduhan na ikaw ay mamahalin. Kaya nga po, may narinig ako isang lalaki, sabi niya, kung gusto mong mag-asawa, maghanap ka yung mamahalin ka kahit na wala kang pera. Huwag kang maghahanap ng asawa pag mayaman ka na. Dahil sigurado, yung mapapangasawa mo, ginusto ka lang, hindi dahil mahal ka, pero mahal ka dahil mayaman ka. Di po ba? Mga kapatid, ang mabuting balita, mayaman po tayo. Mayaman ka. Kahit na may sakit ka, marami kang utang, marami kang iniisip, maniwala ka, mayaman ka. Bakit natin sinasabi na mayaman tayo? Bakit kailangan nating paniwalaan na mapalad tayo? Kasi meron tayong isang Diyos na mahal tayo. Amen? And how does God loves us? God loves us through this, by His visitation. Sa paglapit ng Diyos sa atin, sa pananatili ng Panginoon sa ating buhay, yan talaga ang kayamanan. Yan talaga ang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Basahin niyo po ang inyong Biblia. Marami kayong makikitang eksena na ang Diyos ay bumibisita sa kanyang mga nilikha, sa kanyang bayan, sa kanyang mga minamahal. Pero ito po ang nakakamangha. Sa bawat pagbisita ng Diyos, meron siyang pagpapalang binibigay. Merong milagro na nangyayari. Bumisita ang Panginoon kay Abraham at Sarah. Anong nangyari sa kanila? Ang tagal-tagal na nilang mag-asawa, pero pagkatapos ng pagbisita ng Diyos sa kanila, aba, nabuntis si Sarah. Yung matagal nang inaasam na anak nila, binigay ng Diyos pagkatapos silang binisita. Mababasa niyo din po sa Old Testament,
si Elijah, propeta ng Diyos, depressed na depressed, nananalangin sa Panginoon, "Panginoon, patayin mo na ako." Bumisita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng isang anghel. Pinakain siya, lumakas siya. Ang nakulong si Pedro, bumisita din ang Diyos sa pamamagitan ng anghel. Anong nangyari? Nakatakas siya kasama ng ibang alagad. Napaka-imposible. Kandado, nandun sila, naging sila mga preso, nakulong sila, pero dahil sa pagdating ng Diyos, nakalaya sila. Kapag bumibisita ang Diyos, anong kasunod nito? May pagpapala at may milagro. Amen? Kaya nga po sa ating narinig na ebanghelyo ngayon, sa pagbisita ni Maria kay Elizabeth, anong epekto nito? Pinahayag po ni Elizabeth na yung sanggol sa kanyang sinapupunan lumukso sa tuwa. Anong nagbigay ng galak at tuwa dito sa sanggol? Hindi yung nakarinig siya na bibigyan siya ng pera, hindi yung nakarinig siya na bibigyan siya ng lupain at ari-arian, hindi ang kapangyarihan, kundi ang paglapit, ang pagbisita ng Diyos. Mga kapatid, alam ko din po na kayo ay may kanya-kanyang lungkot na dinadala sa inyong puso. Gusto niyo po bang mawala yan? Gusto niyo po bang mapalitan ng tuwa? Kailangan nating buksan ang ating puso, ang ating kalooban sa Diyos. Hayaan natin na pumasok ang Diyos sa atin para mapuno tayo ng galak at ng tuwa. So if you want to be happy, be present with God. And if you want to be peaceful, pray that God will be present to you. How to be truly rich. Paano maging tunay na mayaman? Alam ko lahat tayo gustong maging mayaman. Pero may pagkakaiba yung mayaman sa tunay na mayaman. Hindi po ba? Maaaring pobre ka, maaaring mahirap ka, pero tunay kang mayaman. Amen? Kaya ang tanong, paano maging tunay na mayaman? Una, count the things in your life that money could not buy. Bilangin mo, tingnan mo, suriin mo yung mga bagay sa buhay mo na hindi mabibili ng pera. Marami po yan. Maaaring wala kang pambili na magandang relo, pero meron kang oras, buhay ka dito sa mundo. Amen? Maaaring wala kang pambili ng mamahaling gamot o vitamins, pero healthy ka. Amen? Maaring wala kang pambili na mga masasarap na pagkain, pero meron kang ganang kumain, appetite. Amen? Maaring wala kang pambili na magandang kama, o magandang bahay, o magandang kwarto, pero nakakatulog ka ng masarap. Amen? You may not have happiness, but you are content. Amen? Meron kang ang pambili ng libro, pero hindi mo mabibili ang talino. Amen? You can buy company, but you cannot buy love and respect. If you want to feel and experience to be truly rich in your life, look at the things that money could not buy, that you have now in your life. But secondly, desireless. Huwag kang mag-asam ng sobra-sobra. Kahit na katiting lang ang pagkain mo sa plato, dahil para sa'yo, sapat na yan, aba, mayaman na mayaman. Hindi mo kailangan ng mansyon. Sapat na sa iyo, sama-sama kayong magpapamilya. Hindi po ba? Kahit na wala kang magandang sasakyan, kahit na tricycle lang yung sa inyo, pero masaya ka dahil kasama mo mga kaibigan. You are content. When you desire less, you are very rich. Aanuhin mo yung sobra-sobrang dami ng pera mo sa bangko, sa iyong pitaka, sa iyong bulsa, kung hindi naman sapat sa iyo yun. If you desire more, kung meron ka pang inaasam na sobra-sobra, ano yung nararamdaman ng taong yun na hindi kontento? Ang karanasan niya, ang tingin niya sa sarili niya, mahirap pa rin, pobre. But for a person who desire less, for a person who is content, that person is truly rich. But thirdly and lastly, desire for God. Pag inaasam mo na maranasan ang Diyos, pag panaginip mo na palagi mong makasama, maranasan ang Diyos, tunay kang magiging mayaman.
Dahil anong sinasabi ng ating Panginoon? Seek first the kingdom of God and everything will be given to you besides. Basta't nasa panig mo ang Diyos, hindi kanya pababayaan. God will always provide for you. Lalong-lalo na kung kailangan mo yung bagay na yon, tumawag ka lang sa Kanya, ipagkakaloob Niya. Yun yung tunay na mayaman. Yung alam Niya na hindi siya papabayaan ng Diyos. Ano sinasabi ng ating Panginoon? Napaka-imposible para sa isang mayaman na makapasok sa langit. Buti pa ang isang kamelyo makakapasok sa butas ng karayo. Hindi po sinasabi ng ating Panginoon na masama ang kayaman. Hindi sinasabi ng Panginoon na masama na magkaroon ng kayaman. Ang masama ang pinapaalala niya sa atin. Baka masyado tayong magtiwala sa kayamanan. Baka masyado tayong maniwala na sa pamamagitan ng pera ay matutulungan tayo sa lahat ng ating problema. Amen? We are reminded that money and wealth are only tools. Pwede kang tulungan ng pera, ng kayamanan. Pero minsan, hindi ka maidadala ng pera at kayamanan dun sa kailangan mong puntahan. Money may help you to go everywhere. But sometimes money cannot help you to go further. May isa pong kwento tungkol sa isang tao na stranded po sa isang isla. Pero nakakita po siya ng mga kahoy. So gumawa po siya ng bangka, a raft. Pinagtali-tali po niya yung mga kahoy. Para lumutang, sinakyan po niya. At nakarating po siya dito sa mas malaking isla. Eh nakita po niya na meron pong bundok. Kailangan niyang akyatin yung bundok para makapunta doon sa bayan. Ngayon, ang tanong, kailangan pa po ba niya yung ginawa niyang bangka? Bubuhatin ba niya yung bangkang yon doon sa bundok? Di po ba? Hindi na. Maaaring tinulungan siya ng bangka, pero hindi na niya kailangan sa susunod niyang paglalakbay. Ano po yung ibig sabihin ng kwentong yon? Ito yung tandaan niyo. Yung bangka, yun po yung pera at kayamanan. Maaaring tinutulungan tayo, maaaring kapaki-pakinabang ang pera at kayamanan sa atin. But may hangganan yung paggamit natin dyan. Darating ang panahon na kailangan nating iwan yan. At kailan po yung panahon na yon? Pag tayo ay papanaw na at pag tayo ay uuwi na sa langit. We do not need to hold on to money, to wealth, to our possessions because we do not need it anymore in the next phase of our journey. Naintindihan niyo po ba? Ano pong mangyayari kung yung taong yon, sinabi niya sa sarili niya, ay sayang naman itong kahoy na ito. Dadalhin ko itong bangka na ginawa. Kukunin niya, bubuhatin niya, mag-uumpisa siya sa paglalakbay niya doon sa bundok. Sa tingin niyo po ba, makakarating siya doon sa bayan? Hindi po. Bakit? Kasi magiging pabigat sa kanya yung bangka. Eh sasabihin niya sa atin, eh may sentimental value sa akin eh. Nakakatulong sa akin eh. Pero tanungin mo siya, eh ngayon, na bago na ang iyong paglalakbay, eh ngayon na umaakyat ka na sa bundok, kailangan mo pa rin ba siya? At ang sasagot niya, hindi na. My dear friends, we should be wise. We should be intelligent. Kailangan maging marunong tayo. Kung kailan, kailangan nating gamitin ang pera at kayamanan. At kailangan maging matalino din tayo, maisip natin, baka naman nasa punto na ako ng buhay na hindi na ako ang gumagamit sa kayamanan, pero ang kayamanan, ako nang ginagamit niya. Amen? Our possessions should not possess us. Dahil pag ginamit ka na ng pera at kayamanan, yan ang peligro, yan ang delikado. Dahil sigurado, totoo ang sinasabi ni Jesus, mahihirapan ka sa pagpasok mo sa buhay na walang hanggan. You do not need to have a lot of riches and wealth to be truly rich. Amen? Just remember, count the things that money could not buy in your life. Desire less and always desire for God. Because with God, anything and everything is possible. Even the salvation of our souls.
po ba napansin na kahit na nakasakay ka sa isang maganda at mahal na sasakyan, o kahit na ang sasakyan mo ay bisikleta o motor lang, parehas lang ang daan. Kung baku-baku ang daan, kahit na maganda ang iyong sasakyan, o nakatricycle ka lang, anong iyong mararanasan? Mahihilo ka din. Sasakit din ang iyong katawan. Mararamdaman mo din ang baku-bakong daan. Hindi magbabago ang daan dahil nakasakay ka sa magandang sasakyan. Amen? The road remains the same. Whether you have an expensive car or a cheap vehicle. Amen? At ganon din po, hindi nyo ba napansin? Kahit na mamahalin ang iyong relo, sabihin mo nang ikaw ay naka-Rolex o Apple Watch, parehas pa rin ang oras kahit na ang iyong relo ay cheap lang, Casio, o yung mga tig-iisang daan na nabibili sa bangketa. Time remains the same. Whether you have an expensive watch or a cheap one, nadadagdagan ba ang oras ng mas mahal na relo? Hindi po, di ba? At hindi nyo ba napansin, kahit na mamahalin ang iyong cellphone o cheap yung iyong ginagamit, parehas pa rin yung iyong kausap. Hindi naman nagiging artista yung kausap mo kung naka-iPhone 13 Max Pro ka. Hindi po ba? Kahit na Nokia lang yan, kung sino yung tatawagan mo, siya din yung sasagot kung mamahalin man ang iyong cellphone. The people that you talk to remains the same whether you have an expensive cellphone or not. Amen? Ganun din po, pansinin nyo. Kahit na mamahalin ang iyong alahas, sabihin mo, totoo ang iyong ginto, authentic yan, genuine yan, white gold, 24 karat, walang pagkakaiba yan. Kahit na fake yung iyong alahas. Kung ang nagsusuot, pangit, sa tingin nyo po ba, magbabago ang kanyang mukha? Dahil ang katotohanan, kung pangit ka, pangit ka. Amen? And no matter how much gold, jewelry you put in your body will change that fact. Ang katotohanan, kung pangit ka, pangit ka. Amen? At ang totoong gwapo, ang totoong maganda, hindi kailangan magsuot ng alahas. Amen? Yan po ang dahilan bakit hindi ako nag-aalahas. Kaya nga nagtataka ang Panginoon sa Ebanghelyo. Ano ba itong ginagawa ng mga tao? Bakit nagkakagulo sila? Nag-uunahan sa upuan. Gusto nila nandun sila sa kabisera. Gusto nila nandun sila sa pinakaharapan. Gusto nila nandun sila sa pinakatanyag na posisyon na nakikita ng maraming tao. Eh ganun din naman ang pagkain, hindi po ba? Ano bang tunay na mahalaga sa handaan? Yung upuan o yung naimbitahan ka? Yung posisyon mo o yung nakakain ka? Bakit nakakalimutan natin ang tunay na mahalaga sa buhay? Dahil iniisip natin, pag tayo ay nagkaroon ng magandang bagay at magandang posisyon, gumaganda din ang ating karanasan. Amen? Yan yung maling paniwala natin. It does not mean that you have a good position. It does not mean that you possess good things in life. That you will have a good experience. At kung man nakakakita ka ng tuwa at galak diyan sa maganda mong posisyon, diyan sa mga magagandang bagay, I tell you, these things will never remain forever. Remember, positions, things, possessions, wealth and money are not forever. They are not permanent. Kaya nga sabi ng Panginoon eh, mapapahiya ka. Kinuha mo yung kabisera, darating yung may-ari, darating yung naghanda, papaalisin ka niya. If God gave you a good position in your life, if God gave you riches, wealth, good possessions in your life, God can also take them away from you. Tandaan mo yun. Do not hold on to your position. Huwag mong pangahawakan yan. Huwag kang kakapit dyan. Huwag kang masyadong maging komportable dyan. Dahil kung ang Diyos, ikinabit ka niya dyan, o kung kinabit mong sarili mo dyan, pwede ka rin alisin ng Diyos dyan. Kaya nga, pag inalis ka ng Diyos dyan sa magandang posisyon, anong mararamdaman mo? Diba? Malulungkot ka. Madidepress ka.
Kaya ang tanong, how can we have a more permanent and more fulfilled joy in our life? Saan natin makikita, saan natin makukuha yung nagtatagal na tuwa at saya sa ating buhay? Definitely, it will not come from things. Definitely, permanent joy will not come from possessions and position. Remember that. But permanent joy and happiness comes from good, loving relationships and connection. Ito po yung dalawang palaging pinagpipilian natin sa buhay. Possessions, position, or our relationships, connections. Focus more on creating loving connections. And I tell you will become happy and rich. Yan yung ginawa po nilang pag-aaral sa Harvard for I think 50 years, ang tagal po. In the span of 50 years, tinatanong po nila, what makes a person happy? Ano yung sikreto ng taong masaya? Tinignan po nila yung buhay ng napakaraming tao. Is it the money in the bank? Tungkol ba yan sa pera na naipon nila? Tungkol ba yan sa nakamtan nilang position sa kanilang buhay? Tungkol ba yan sa kanilang career? At ang nakita po nila, yung mga pinakamasayang tao, sila yung mga mayroong pinakamalalim na koneksyon at relasyon sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga kaibigan. Amen? Pag malalim ang iyong ugnayan sa iyong pamilya, pag makahulugan ang iyong pagkakaibigan, magiging mayaman ka, magiging masaya ka. At ang pundasyon nitong malalim na ugnayan, relasyon at koneksyon na ito, narinig po natin sa pagbasa. Humility. Tinuturuan tayo, be humble. That is one of the foundation of a good, lasting relationship. Hindi magtatagal ang isang relasyon kung walang pagpapakumbaba. Amen? At sabi nga nung ating pagbasa, pag marunong kang magpakumbaba, mas mamahalin ka ng mga tao kaysa sa taong nagbibigay ng regalo. Mahal natin ang taong nagbibigay ng regalo. Appreciate natin. Hindi natin siya makalimutan. Pero mas hindi nakakalimutan ang taong marunong magpakumbaba. Meron pong kasabihan, sabi niya, if you want to know how truly rich you are, drop a tear and see how many hands are present to wipe your tear away. Hindi sukatan ng buhay natin kung gaano karami ang ating ari-arian. Hindi sukatan ng ating buhay kung gaano kataas kalayo ang ating nakamtan sa ating buhay. Pero makikita mo ang kahulugan ng buhay nandyan sa mga taong nakapalibot sa iyo, sa mga taong kasama mo, sa mga taong handang tumulong sa iyo. Tandaan natin, hindi permanente ang mga bagay-bagay, hindi permanente ang posisyon, pagmamay-ari dito sa mundo. Mawawala din yan, pero hindi mawawala ay yung ating ugnayan, ang ating pagmamahal.